Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin. At alam ko po, excited na po kayo dyan sa tatalakayan natin ngayon na i-announce ko po kahapon na meron po tayong ulit guest speaker ngayon na alam ko po ay magiging blessing po sa atin. Lalong-lalo na po sa mga nagbubuntis po dyan. No? Kaya please, do share this link sa mga kamag-anakan at mga kaibigan po ninyo na alam nyo po na mga kailangan ng gantong klaseng programa, no? At alam ko po ay patuloy na magiging blessing na naman itong programang ito para po sa inyo. Muli, ako po si Brother Conrad at andito ang aking mga nagagandahang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa ating lahat at ako ay muling nagpapasalamat sa Panginoon dahil kumpleto tayo. Amen. At kahit meron na namang nararamdaman ang Lola, eh sige lang. At salamat sa Panginoon. At binabati ko ang mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan, ang mga area leaders, yun, group leaders, at syempre ang mga kakosa ko ang mga senior citizen. Gusto ko lang batiin ang aking mista, Ma'am Maisel. Maisel. Ma'am Maisel na lang, oo. Hindi ko matandaan ang apelido. Ay, ano ba yan? Happy birthday, ma'am. At nawa ay enjoy mo tong araw na to. At alam ko meron pa, baby ko na bahala doon. At siyempre, ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga group chat dyan, at siyempre, ang sabi na naman, nagtatampo ang Randy James. Oo. Hindi na daw nababate. Hindi na nababate. Oh, hello, RJ, at nawa ay mag-enjoy ka rin ng pag-aaral mo. At yun lang siguro, maraming salamat at good morning. Man. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat dyan, sa aming po mga kapatiran na nandyan na nakaabang. Alam po namin, excited na kayo dahil kahapon nga po ay nai-announce na namin kung ano ang ating pag-uusapan ngayon. Pero sa tingin ko, Sir Conrad, maganda rin to sa mga nagpaplano ring magbuntis. Ayo, hindi na sa mga buntis, pero dun din po sa mga nagpaplano ng magkaroon ng baby, no, sa mga mag-asawa dyan. Kasi maganda na itong preparation para sa kanilang pagbubuntis. So, kayo po ay dyan lamang, makinig po kayo dyan para lahat tayo ay matututo. Pero ako, hindi na ako Lano ba? Oo, yan. So, yan lamang at binabati ko ang ating 59 viewers. Dapat madami tayong viewers ngayon. Tama. Kasi holiday. Oo nga. So, walang pasok ang mga estudyante ngayon. So, pwede nilang magamit yung mga cellphone ngayon ng kanilang mga nanay. Na at pwede naman basta sa ganitong informative na paggagamitan ng kanilang mga cellphone ay pwede naman. So, tama, makinig ho kayo dyan at mag-enjoy ho tayong lahat. At meron bang iba pang may birthday? Wala akong maalala. Si so, ano, Pusin. Si Princess. Ma'am Princess Pusin. Yun. Happy, happy birthday, ma'am. Si Ma'am Danica Robles, taga Sharjah. Wow. Oh, happy, happy birthday po sa inyo dyan. At enjoy nyo po ang inyong mga birthdays ngayon. Yeah. Okay, si Ma'am Maisel din, birthday niya, Maisel Tagulabo. Yun, yun lamang po. At para madami tayong pag-usapan ngayon, magandang ating pag-uusapan kasama natin si Dr. Eugene Mendoza. Yan, okay, yun lamang po. Thank you. So again, maraming salamat po. At sa mga nag-celebrate ng mga may birthday dyan, happy, happy birthday po. At sana mabusog nyo kami mamaya-maya lamang. Alright! So, hindi makakarating naman dyan. Yung Sharjah, ako, napakabilis lang naman. Pwede yung malamig-lamigan ang ating and also, diba? Yung taga saan ba si Ma'am Princess? Taga iba yung C5. Oo, C5 lang. Saka, nagpapasalamat din ako kahapon. Kagabi, nabusog ako eh. Birthday ni Ardon. Ay, oo nga pala. Matindi yung celebration. Salamat ha, Ardon. Thank you so much, the hamster. Ardon the hamster.
Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayong matutunan. Pero sana nga po ay ma-share nyo na po itong mga link na ito para at least no, marami po tayong matutunan at lalong-lalo na dun sa tulad ng sinabi ni Mang Baby sa mga nagpaplano na mabuntis or magkaroon ng baby at sa may mga tawag nito, kasalukuyan nagbubuntis po ngayon. Ay magandang tulong po ito para po sa inyo, no? Kung meron po kayong mga katanungan diyan, please do lagay niyo lang sa comment section box natin at sasagutin ng ating doktor po natin mamaya yan. All right, so sige, magbibigay na ng konting review si Ma'am Baby para sa topic kahapon. Okay, so kahapon po ay kasama natin ang ating physical therapist, no, si Ma'am Leslie, at kanyang diniskas sa atin yung tungkol sa heat stroke. Very common yan ngayon dahil nga po ay summertime sa atin. So yung heat stroke po ay yan yung pagka-overheat. Pag-overheat ng ating katawan dahil nga po sa sobrang taas ng klima dito sa atin, no? At ang heat stroke po ay yung meron siyang symptoms katulad ng mataas ang iyong body temperature. Sabi nga po ay more than 40 degrees Celsius ang iyong body temperature. At ang heat stroke po ay isang emergency case. Kailangan siyang bigyan agad ng attention. Kung hindi ho kasi matitreat yan o madidelay, ay pwede ho magka-damage ang inyong brain at yung ibang vital organs ninyo. Kaya emergency case po ang heat stroke. At ang mga high risk po dyan, syempre yung mga senior citizen at ang mga bata. And then yung mga nagtatrabaho outdoors at yung mga sabi nga ni Ma'am Les, yung mga merong mga military training. Yan, mga construction workers, yan po ang mga prone sa heat stroke. At kung meron pa kayong mga ibang gustong malaman, detalye tungkol dyan sa ating pinag-usapan kahapon, ay pwede nyo pong balikan ang ating YouTube channel sa FB account po ng church po natin. So, yun lamang po ang ibang mga reviews ng ating napag-usapan kahapon. And back to you, Sir Conrad. Alright, maraming salamat sa pag-review niyan para at least ma-recall nila at ma-refresh sila dun sa napag-usapan natin all about heat stroke. At sana ay naging blessing po yan, topic na yan para po sa inyo. Alright, sige, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayong matutunan ngayon. And let's all welcome ang ating guest speaker ngayon. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Alright, good morning. Yes, good morning po ma'am. Ang ating dakilang obigaini po. Magandang umaga po sa inyo po lahat. Hope ko nagpapasalamat again for this opportunity. At sana nga po ay maging blessing po kami sa inyo. Amen. Alright, sige ma'am. Alam ko po maganda po yung ating topic po ngayon. Kaya ibibigay ko na po sa iyo yung discussion. Sige po. Muli, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sana nga po ay marami pong manunood. Sabi nga po kanina, sana hindi lang po yung mga nagbubuntis po ngayon. Maganda po yung mga nagbabalak pong magbuntis. Kung kayo man ay mga asawa o mga kapatid, maganda rin na kayo po ay manood. Kung sakaling hindi po nakapanood ang inyong mga asawa, kapatid o kamag-anak, ay pwede nyo pong ipamalita kung ano man ang matututunan nyo po dito sa discussion na to. Okay. Unang-una, ano ang kailangan nating malaman? Sinabi ko nga po, ito po yung patungkol po sa mga sa pagbubuntis. Bagamat sa COVID database ay kaunti lamang ang severe case, ayon sa pag-aaral, ang isang buntis ay isa pa ring risk na mapunta sa severe case ng COVID-19. You can just imagine kung ikaw ay isang buntis at nagkaroon ka ng COVID at napunta po sa severe case. Yeah. Remember, ang palagi namin tinitignan po dito ay hindi lamang po yung buntis. Dalawa po yung pasyente po namin dito. Kung gusto ang ultimate goal po namin palagi ay healthy mother and of course a healthy baby. So kung nagkasakit po ang isang mother, dalawa kagad po ang problemahin po namin pati yung kanyang dinadalang baby.
Kung ikaw ay may underlying medical conditions at iba pang mga kadahilanan tulad ng edad o trabaho, ito ay na magdudulot ng malaking posibilidad sa isang buntis na mapunta sa severe case ng COVID. Ang example po nito, if you are pregnant and you are a health worker, if you are one of the frontliners, you are exposed to many cases. Yun na yun yung trabaho. At yes, kung yung mga elderly pregnant, kung yung medyo may edad ng buntis ay high risk na po siya, magka-COVID po siya, doble-doble na po yung problema natin. Kaya tandaan po natin, before I go further, tandaan po natin ang COVID, ilan yung viral load? Yeah. Ilan yung nakaipasok sa iyong katawan? Mm-hmm. Marami ba o konti lang? Gaano kalakas ang iyong immune system? Malakas ang immune system, madami man kakayanin mo, lalo nang kakayanin mo kung konti lang. What if kung mahina ang immune system at marami ang pumasok sa iyong virus? So, palagi nating tandaan po yon. Every time na magkaroon po kayo ng mga kamag-anak na nagkakaroon po ng COVID. Ang isang buntis na nag-positive sa COVID-19 ay may mataas na posibilidad na makaranas ng preterm birth. Pag sinabi po nating preterm birth, hindi po aabot sa tamang buwan. Kasi usually po, pag sinabi nating term pregnancy ay 37 weeks up to 42 weeks. Usually, nanganganak po ang isang babae 39-40 weeks. Pero kung nagka-COVID po ang isang buntis, pwede po siyang magkaroon ng preterm birth. Hindi aabot doon sa tamang edad. Siyempre po, kung preterm yung inyong ang ipinanganak, dagdag na po yung gastusin sa COVID, gastusin pa sa baby niya. Hindi lamang po yon, hindi lang po preterm birth, kung nagdadalang tao ang isang buntis at her early trimester, yung first trimester, hindi lang po preterm birth, makukunan posible yung baby, yung mother. Delikado. Yun po. Ganun po yung impact ng COVID po sa isang buntis. Ang isang buntis at ang kanyang mga kasama sa bahay ay dapat mag-ingat at mag-observe ng safety protocols upang maiwasan ang COVID-19. Tama. We have to emphasize this kasi para bang sa tagal na ni COVID ay nakakasanayan na natin siya. We became lenient, complacent, kaya dumami po ang kaso ng COVID. Kung may buntis po sa bahay, ay dapat bigyan natin ng importansya. Kasi kung kayo po ay exposed po sa labas at may buntis po sa loob, dapat mag-ingat po. Mm-hmm. Susundin po natin yung mga health protocols na sinasabi palagi. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga taong na-expose o maaring nagpositibo sa COVID-19. Kung meron po kayong buntis sa bahay, sabi ko nga, hindi lamang po yung buntis ang mag-iingat, pati kasambahay, lalo na po yung asawa. Kung, sad to say, kung iyong asawa ay mga frontliners, lalo na yung mga doctors, nurses, ay mag-iingat po. I can give you an example, hindi lamang po naman sa mga sa buntis, doon din po sa mga elderly, yung mga senior citizen po natin, kung meron po kayong kasambahay sa o kamag-anak, kasama niyo po sa loob ng bahay, kung kayo po ay mga frontliners, I would advise na bago kayo umuwi siguro ay maligo. Pwede po sa clinic, pwede sa hospital. Kung hindi man kayang gawin po ito, bago kayo pumasok ng bahay, magpalit na ng damit, pati sapatos, iwan na po sa labas. Kung nandun naman sa labas po siguro yung washing machine, lahat ng gagamitin nyo po, ilagay nyo na po sa isang lalagyan, ilagay nyo sa isang safe na lugar, better yet, kung naaarawan, mas maganda pa siya. Kaya kung kayo po ay naglaba, pagsasamahin nyo po lahat yon. Iwag yung ihalo po sa iba.
Kung meron kayong available na bathroom sa labas ng bahay nyo, pwede sa garahe, mas maganda, maliho kayo bago kayo pumasok. At kung talagang hindi nyo maiwasan, huwag nang didiretso po dun sa mga nanay, lola nyo, mga buntis, asawa mo, ay huwag mo nang hawakan, tiis-tisiin nyo muna, hi muna. Pagkasiguradong, high lang. Siguradong malinis na kayo, ay pwede na kayong lumapit. Pero, kung kayo nga po ang mga frontliners, talagang magiging cautious po kayo. Kasi you may not know na positive ka na pala. Ugaliin magsuot ng face mask kapag lumalabas ng bahay at kapag nakikipag-usap sa tao. Sabi ko nga, sa tagal na ng ni COVID sa ating hindi na natin dapat paulit-ulit na ito kasi kasama na po yung ating kumbaga sa uniform, kasama na po ito. Yung nung una pagpasok sa, palagi kong sinasabihan ni Dominic, asan yung face mask mo? Magbabalik pa. Para kung, ay, oo nga pala. Ngayon, dapat nakalagay na sa bag nyo. Yes. O kung sa sasakyan, meron na kayong readily available doon. Para kung nakalimutan nyo man, ay meron na kayo. Unang-una, hindi kayo makapasok sa mga mall kung wala po kayong face mask. Kahit na meron, ay kung wala kayong face shield. Kahit naka-face mask kayo, kung wala kayong face shield, hindi kayo papapasukin po doon. Iwasan ang mga matataong lugar. Nako. Maraming guilty po rito. Madami po matataong talaga. Lugar. Lalo na po, emphasize ko ulit sa mga buntis. Yeah. In the first place, restricted nga kayo eh. Mm-hmm. Dapat hindi kayo gagala-gala sa labas. Nakakatuwa lang, ang mga Pilipino ay mababait. Makikita mo sa kalsada, karay-karay pa niya yung kanyang mga anak na buntis. Naku. Buntis siya, karay-karay niya yung kanyang mga anak nagtatakbo sa kalsada, wala pang mask. Paulit-ulit po natin sinasabi po ito, refrain from going to crowded places. Sige po, sa palengke. Makikita niyo po doon, ewan ko kung may sumusunod pa. Sa palengke. Huwag na kayo mamalengke. Hayaan nyo na po yung asawa nyo mamalengke. At saka uso naman po yung online. Online. Ugaliin laging bukas ang mga bintana sa tahanan at siguraduhin na maganda ang daloy ng hangin sa loob ng tahanan. Bakit po? Kahit naman nung wala pa po si COVID, ina-advise na po natin itong well-ventilated home or houses para yung kung meron mang nakapasok ng mga viruses, lalo na yung mga aerosols, ay mailalabas po kaagad. Hindi po yung ikinukulong nyo po sa loob ng bahay. Kasi pag nalanghap yun, edi magkahawa-hawa kayo. Kaya nga po, pag crowded places at hindi well-ventilated po yung place, ay nagkahawa-hawa kahit na simpleng sipon lang. Ugaliin maghugas ng kamay pagkagaling sa labas, bago at pagkatapos kumain. Kung hindi makapaghugas ng kamay, maaring gumamit na lamang ng alkohol. Sabi ko nga po, itong ugaling itinuturo niya sa atin na ito ay hindi lamang po para sa COVID. Lahat po. Yeah. Hindi lamang po COVID, po viral, fungal o bacterial, ay ugaliin po natin maghugas palagi ng kamay. Ito po yung na-appreciate ko po, even myself, I am guilty of this. Noong nagka-COVID ay naging ugali na maghugas ng kamay. Kung wala ka man makita sa paligid, ay meron kang daladalang alcohol para hindi lang to protect ourselves, to protect others po. Mm-hmm. Kasama na po sa ethics na po natin na kung gusto mo makipagkamay, dapat sigurado ka na hindi ka maglilipat ng virus sa iba. Ugaling iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig kapag hindi nakapaghugas ng kamay. Ito yung nakita kong advantage of using the face shield. Kasi every time you want to touch your eyes, your nose, or your lips, may nakaharang dyan sa harap mo eh. Tama, no? O, diba? Ay! Parang ganun. Mare-remind ka. Mare-remind mo na, hindi nga pala pwede. Yeah. Pero take note,
paulit-ulit niyo pong ginagamit yung face shield. Ayun lang. Ay, linisin niyo rin po yung face shield. Pwede naman, yung face shield, plastic lang naman. Yeah. Pero ang sabi nga po nila, mas nagtatagal ang virus sa face shield. Kaya ang advice ko po, pagka maghapon na ginamit niyo po yung face shield, pag tinanggal, ay linisin niyo, pwede naman po yung alcohol. Mm. Yung face mask, yung mga surgical mask is only good for 4 hours. Yung mga N95 ay maghapon lang, mga 8 to 12 hours. Kaya pero kung talagang sa high risk areas, huwag nyo nang hintayin na umabot pa ng 12 hours. Palitan nyo po, na po yun. Meron naman pong mga N95. I'm not really sure kung pwede nga po yun, no? washable daw po yun. Ugaliing maglinis o mag-sanitize ng mga madalas hawakan ng bagay tulad ng hawakan ng pinto, ng lamesa, ng mga switch at iba pa. Ano po yung at iba pa na madalas nating hawak? Cellphone. Dapat kahit kayo lamang po ang gumagamit ng cellphone na yan, ay linisin niyo po yung cellphone na yan, lalo na kung pakikialaman ng inyong mga anak. Isa pa, yung susi. Dapat linisin niyo. Dapat linisin niyo po yung susi. Palagi niyong gawin po yon. Siyempre po, kung kayo po pupunta po sa mga malls, meron pong itinuturo dyan, huwag niyo nang hawakan po yung doorknob. Kasi ano naman yun, huwag si-swing. Talikod, itulak niyo na lang po. Huwag niyo nang hawakan yon. Kaya nga, advisable hindi na po sliding, kundi yung ditulak na po. Kapag bibili ng mga gamot o galing bumili na ng maramihan o di kaya ay sasapat ng 30 days o 30 hours upang maiwasan ang paglabas-labas ng tahanan. Tama po ito. Marami kayong masisave po dito. Kasi kung if you buy in bulk, baka maka-discount po kayo. Maka-save po kayo ng oras sa pagpipila. Yeah. Siyempre, less exposure po sa labas. Of course, kung buntis ka, hindi ka dapat ikaw ang bumibili ng gamot mo. Diba? Kung ikaw ay nagbubuntis at kabilang sa isang grupo na maaring mabigyan ng bakuna laban sa COVID-19, ikaw ay maaring magpabakuna, ngunit mas maiging kumonsulta muna sa iyong doktor. Totoo po ito. Kasi yung inyong doktor ang magsasabi kung safe na po na magpabakuna kayo. Kasi usually we don't recommend na magpabakuna po yung mga buntis na at their early pregnancy, yung first trimester or yung developmental stage po ng fetus. So, kung nandun po kayo sa stage na yon, sundin nyo po lahat yung mga unang nabanggit para hindi po kayo ma-expose muna sa bakuna. I-advise po namin na bibigyan po kayo ng para sa flu at saka Tdap. Kung nasa early pregnancy po kayo. Kung pwede na sa second trimester, pwede na po kayong tumanggap ng bakuna. But if you are a frontliner or health worker, if you are exposed, ay kailangan magpabakuna ka na. Kasi ma-expose ka. Panatilihin ang mga appointments na binibigay sa inyo ng doktor. Importante po ito. Kasi sa pandemyang ito, ang mga doktor po na tumitingin po sa inyo ay may alalahanin po kung ano nangyari na po sa inyo. Kaya kung kayo po ay pinababalik sa araw na ganito, if you cannot go back, pwede nyo mong one text away lang naman. Yeah. Pwede ba hindi po ako makakarating kasi po ganito? Sasabihin nyo rin po, okay lang ba kayo? Kasi kung meron kayong ibang nararamdaman tapos hindi po kayo nagpakita sa inyong doktor, ay mas mahirap po yon. Ang mahirap po kasi niyan, pagdating nyo sa doktor at meron na po kayong ibang karamdaman, pwedeng ilipat nyo po yung guilt sa doktor. Unfair naman po yon. Kaya one text away lang po yan. Sabihin nyo po kagad sa doktor, kung talagang wala kayong access sa doktor at kailangan nyo po ng gamutan, ay nako, one text away lang po yan, lalo na po ngayon, pati reseta ay messenger lang. Tama. But of course, kung binigyan po kayo ng reseta ng doktor, sasabihin nyo rin,
kung meron bang adverse effects ay binigay po sa inyo, gumanda ba ang katawan po ninyo? Kasi unfair naman ulit sa doktor, nakakala niya gumagaling po kayo, yung pala lumalala po kayo. Pakipag-ugnayan sa inyong doktor kung paano maging malusog ang inyong pangangatawan at ang iyong sanggol. Very important po ito kasi po during this pandemic na po ay kailangan yung open communication with your attending doctor or yung midwife o sino man doktor sa health center para mas maiwasan po ang mas malalang kalalagayan ng isang buntis. Magtanong ng mapagpipilian kung saan ang mas ligtas na lugar sa araw ng iyong panganganak. Importante rin po ito kasi madalas po naming tanungin, not all our OPD patients ay paanakin po namin. They have their choice kung saan sila manganganak. Pero pag tinanong mo sila, oh, Mrs., malapit ka ng manganak, saan ka manganganak? Ay, di ko po alam. Ay, patay. Eh, ang hirap noon. Siyam na buwang ka na buntis. Eh, bago nung naglilihi ka pa lang, meron ko na dapat magandang plano. Saan ka ba manganganak? Yun. Ano ba yung mga preferences mo? Sabi ko nga, ako lalo po ngayong pandemic, hindi ko ina-advise, oy, sa akin ka manganak. Lalo na ngayon sa private, naku, gold ang bayad sa private. Kaya kung meron po kayong mga access, marami po tayong government hospital. Pero, ito ay important reminder, bago po kasi kayo manganak, ay nire-require po kayo na magpa-swab. Dapat, bago kayo admitin, ay meron kayong ipipresenta na negative RT-PCR test para manganak po kayo sa regular ward, sa regular rape room. Kasi ihihiwalay yung mga buntis na meron pong COVID infection. Siyempre po, kung wala kayong ipapakita, doon din po kayo dadalhin. Kung wala po kayong ipapakita na negative, swab test po. Tandaan nyo po, kung malapit na po kayong manganak, magpapaswab test po kayo para meron po kayong protection, hindi po kayo ilalagay. Kasi pagdating nyo po doon sa ospital, isaswab pa rin po kayo, hihintayin yung resulta bago kayo, kung may negative man, saka kayo ililipat doon sa regular room. Ganun po ka-stressful ngayon ang mga nganak. Nako. Nako. Yan. nasabi ko na pala ito, kumuha ng mga nire-recommendang bakuna para sa nagbubuntis tulad ng flu vaccine at yung whooping cough or your pertussis, DTaP po yon. Kasi ang napag-aralan po nila, nung dati hindi po ibinibigay po ito sa mga buntis, pero dahil sa hindi na po lahat, lalo ng mga kabataan, hindi po lahat nabigyan ng bakuna yan nung sila po ay mga maliliit pa. In-advise po namin na bibigyan na rin po ito kasi pagka nagka-whooping cough ka habang nagle-labor, ang hirap kaya nun. Ewan ko kung kakayanin mong umire. Ang hirap na umire. Tuloy-tuloy yan, yung whooping cough, wala nang tigil. Yes. Halos lumuha ang mata. Grabe. Tapos mag-iiri ka pa, di ko ma-imagine. Kung ikaw ay may sintomas ng COVID-19, tawagan agad ang iyong doktor o kaya tumawag sa inyong community health center. Importante po ito. Huwag nyo na pong tiisin. Buntis po kayo. Yeah. Isipin nyo po na dalawa kayo, hindi po kayo nag-iisa. Kaya dapat isipin nyo palagi, it's better to overreact than to delay. Kung ikaw ay may sipon, ang daling tumawag na sa doktor eh. One text away nga lang po. Kaya kung, kasi ingatan nyo po kung kayo ay sinisipon, inuubo, at nilagnat na po kayo, ay mas lalo po kayo dapat magkonsulta na sa doktor nyo. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat, Doc Eugene. At alam ko po, ay napaagandang paalala po niyan sa mga nanay or sa mga nagbabalak na magbuntis. At sana eh napaalalahanan po sila ng mga ganyan, no? Oo. Meron na po lamang po akong babanggitin po sa dami po ng stress na nangyari na po sa mundo. Paulit-ulit natin sinasabi po nito yung importance po ng
pagtulog, lalo na po sa mga buntis. Yun. Ang pagtulog po kasi, sleep. Nag-lecture na rin po kayo paulit-ulit about sleep, pati yung physical activity. Yung sleep, hindi physical activity. Pero during sleep, this is the best time for the brain to repair and regenerate our cells. Ang hindi nyo po alam, yung ating, paghabang tayo po ay natutulog, ang pinaka-busy po dyan, yung ating brain, yung mastermind ng ating katawan. Siya nagtatrabaho para i-repair, at kung na-repair na niya, pwedeng mag-regenerate ng bagong cells. At dinedetoxify niya po yung ating katawan. Tama. Ibig sabihin, inaalis niya na po yung toxic and dead cells, lalo na po yung mga radicals. Kaya, ina-advise po namin na magkaroon po kayo ng sapat na pagtulog. Kasi po, ang bentahe po, ang the best way, one of the best ways to relax is to sleep. Kasi, pagka natulog ka, tignan nyo ang isang taong hindi nakatulog. Masakit ang ulo, nahihilo, irritable, madaling magalit. If you sleep, you have enough sleep, you become more productive kasi you can focus, you can concentrate. Kaysa naman, sabi nga nila, pero advice ko rin, 7 to 8 hours ang recommended sleep. Eh, hindi ko naman nire-recommend na maghapon po kayo matulog. Hindi na po kayo productive niyan. Pero doon sa mga nagtatrabaho, lalo na po sa opisina, o yung talagang mga toxic areas, napping is life. Pag sinabi nating nap, 5 minutes, 10 minutes is enough. You can, naranasan ko na yan, pwede kang yumuko lang sa table mo kung wala kayong ano. Total may break. Make use of your break. Pagkatapos nyo kumain, you can take a nap at upang ma-refresh po kayo ulit, ma-energize po kayo ulit, lalo na po sa mga buntis na work from home. Yun. Hindi dahil sa nag-work from home kayo, maghapon yung 8 to 5 nyo, pwede nyo pong mag-break po kayo, take a nap. Kasi yun po. And the best sleep should be yung deep sleep. Yung nag-REM na kanan. Rapid eye movement. Kung sa bata, umiikot na po yung mata. Yun ang pinakamagandang regeneration and repair during sleep. Sabi nga po nila, sleep is a sign of faith. Kasi yung baby, pag natulog, wala siyang pakialam. Kasi binabantayan siya ng nanay niya o magulang niya. Parang tayo din. Pag natayo na tayo, natutulog pa. Because of our faith, alam na natin na binabantayan tayo ng Panginoon. Yun. Yun lamang po. Magandang umaga po ulit. Maraming salamat sa mga paalala muli na yan, Doc Eugene. No? Yun yung kadalasan ngayon, yung mga nagbubuntis, mas lalo pang nagpupuyat. Di ba? Lalong-lalo na pagdating nung malapit ng mga anak. Lalo kasi sila na-stress, na nababahala, ano nang mangyayari, di ba? Lalo na yung may mga anak pa. Binabantayan. Kaya dapat yung tatay ang nag-aalaga mo. Yun ang ini-emphasize po namin, yung preparation. Yeah. Yung pagbubuntis po. Hindi porket, buntis na naman ako. What I appreciate from my father. Kasi walo po kami magkakapatid eh. Sunod-sunod din. That's what I have, I really appreciate from my father. Every time, nabuntis po ang mami ko, and every time she delivers noon, nakikita ko, siya na lahat ang gagawa. Magluluto, maglalaba. Pero he won't do that after. Kasi sasabihin niya na gawain ng bahay. Pero pag nakikita ko yung dadalhin niya sa bed yung pagkain ng mami ko, kung mga pagkapanganak niya, gagawin niya yun hanggang sa makarecover. Kaya doon ko na-appreciate. Sana ganun din, kahit na hindi naman walo ang inyong anak, kasi ma-appreciate po ng inyong mga asawa yung pag-aalaga niyo po during yung mga pre-delivery, during delivery, and of course, lalo na kung na-CS yan, napakasakit kaya ang sugat.
Kaya huwag niyong, nakarinig na kasi ako ng salita ng isang father. Kunting sugat lang yan eh. Tumayo ka na dyan. Oy, oh. Subukan nyo kaya mga anak. Kunting sugat lang pala eh. Huwag naman ganun. Subukan nyo kaya mga anak. Umiri ng pagkatagal-tagal na pinuyat nyo na, ginutom nyo na. Oo, pinuyat nyo na, exert na niya lahat ng lakas niya. Eh, dapat nga buhusan nyo ng maraming pagkain. Yes! Katapos. Yeah, tama. Hindi lang po pagkain, siyempre, yung inyong pagmamahal yes. nila. Mm-hmm. Yes! Yun, tama po. So, again, ay kung meron po kayong mga katanungan dyan, mag-giveaway tayo sa ano, marami pa tayong oras na pwede po nating itakel dyan sa mga question and answer po natin para at least mabigyan daan po natin yung mga yan. Meron bang mga katanungan? Meron dito, sir, pero ano eh, tungkol sa vaccine. Sa COVID vaccine. Sige po. Okay, good morning po. Galing kay Jason Casquete. Good morning po. Tanong lang po sana ako, ma'am and sir. Kasi po, required sa school na magpa-vaccine. As a Christian po, undecided pa rin kami if magpa-vaccine po ba kami or hindi. Yan. Regarding po dyan, no, kasi parang may nilagay na siyang as a Christian eh, no? So liliwanagin po natin, wala pong base sa, wala, hindi po doctrinal issue po yan, no? Yung pagdating po sa pagbabakuna, sa sa vaccine po na yan. It's up to you po, personal choice nyo po yan. No, personal choice nyo po yan. Wala pong tinuturo na kung ano man na pag nagpabakuna kayo eh, meron kasama, kalakip na doctrinal issue yan. Wala pong ganun, no? Wala pong nabanggit ang simbahan patungkol po dyan. At kung gusto nyo po magpabakuna, it's up to you po. Kung available, kung kayo na kailangan. Personal conviction yun. Yeah, ganun po yan. No? Ganun po yan. At huwag nyo pong laging i-re-relate yung bakuna dyan sa pagiging Kristiyano po ninyo. No? Kaya sabi ko, it's up to you po. Kung gusto nyo po magpabakuna, kung kailangan, tulad yan, no? Kailangan dun sa school. So, kayo po. Kung available naman sa inyo, ay pwede po kayong magpabakuna. Talagang lalabas ang conviction. Ayan. Hindi mo naman mapipilit eh. Wala sa pilit. In-emphasize ng ating gobyerno na kahit lahat, ibang bansa po, you are not forced. Yeah. If you don't like to be vaccinated, nobody will force you. Yeah, tama. Kaya kung willing ka, willing din ang gobyerno bigyan ka. Yun. Tama. Wala na kahit parang wala pa rin talaga akong na nababalitaan na uy kailangan mo talagang magpa-vaccine at parang mandated, wala pang ganun ma'am, 'di ba? Wala pa. So as far as I know, Makati is one. Yung hindi sila ganun ka submissive po doon sa vaccination campaign, kaya marami pong natira sa kanilang mga, yung inalat na bakuna sa kanila, wala naman pong problema noon. Kaya nga nila sinasabi ito kasi pwedeng ibigay dun sa gustong magpabakuna. Kaya kung ayaw nyo at kayo po ay nakalista na, nagbago ang inyong isip, magsabi po kayo kaagad para mayroon pong ibibigay na substitute po sa inyo. Yeah, tama. Tulad nung sa kaso ko, 'di ba, immunosuppressed po ako. Nagtanong din ako dun sa aking doktor kung pwede na. Sabi niya, mag-face mask and face shield ka na lang. Uh-huh. Sabi niya sa akin. Kasi kami nga rin nagfe-face mask and face shield, doktor na kami ha. Nagfe-face mask and face shield pa rin kami although 2 doses na 'yung namin, nakuha naming bakuna. Mas maganda pa rin na mag-ingat ka pa rin kasi nga pag ikaw ay immunosuppressed, ayon sa kanyang explanation, you cannot tell if yung vaccine ay tatalab. Yes. Yun ang sabi sa akin. Kapag kasi nagtitake ka ng immunosuppressant, hindi natin malalaman kung e-epekto yung vaccine sa'yo. Oo, kasi nga, immunosuppressed ka, we cannot tell if your body will form antibodies. Yun yung sabi kasi nga, immunosuppressed ka. Kaya lang, extra cautious ka kasi you are more prone to infection. Yun. Ang mga good news po kasi ngayon na naririnig po namin at saka sa mga webinars, dati, pagka ikaw ay nagkaroon ng COVID before,
they would advise you to take the vaccine after 3 months or 90 days. Mm-hmm. Pero ngayon, ang sabi nila, yung update po nila, ay pwede na po kayo kagad magpabakuna pag nag-negative na po kayo. Wow. So here you will not wait for 90 days anymore. At saka, ang mga tanong ko po, pa po dito, bakit 18 years and below ay hindi binabakunahan? Kasi po, sa mga clinical trials na ginawa, hanggang 18 years old lang po ang ginawa nila. Pero ang Moderna is claiming na pwede na po sa 16 years old. At saka huli, yung Pfizer, they can give even to 12 years old na po. Kasi wow, nagkaroon na po sila ng trials po dito. Kaya kung nung tanong po noon, bakit ang 18 and below ay hindi binabakunahan? Kasi ginawa po nila yung research and all the clinical trials ay hanggang 18 years old lang po. Kaya kung naibaba na po nila yung mga nagawa na po nila yung research on younger patients or younger people, mas maganda po. Kasi po, yung mga bata po, anyways, ang mga bata, they may contract the COVID, mm-hmm, pero sa mga research po, ay maganda po yung survival po nila. Hindi, they won't go into severe complications. Ang concern ko lang pala sa mga nagka-COVID po na mga mother, so far ay nakaka-recover po yung kanilang baby kasi pwedeng mahawa po yung baby po nila pag sila po ay nagka-COVID. Nakikita po sa placenta, yeah, sa cord ng baby, at pagka nag-test po sila ay nagiging positive po yung baby. Pero ang kanilang protocol po dito sa mga batang ito, kasi they will not give remdesivir sa newborn. Tolisosimab, hindi sila binibigay. Symptomatic lang po kung sininilalagnat, ganun po. Pero ang danger lang po dito kasi po dahil hindi pa develop po yung immune system po ng newborn at saka maliliit pa po yung hingaan nila. Posibleng mas nahirapan po silang huminga. Pero madali lang po nilang i-support. Wag mag-alala, pero better yet to take care of yourself while pregnant. Yun, tama. Kaya yung mga paalala kanina, yung wag pumunta sa mga matataong lugar, basic po yun, pero yun po yung nakakaligtaan eh. Mapilit kasi itong mga buntis na to eh. Kung saan-saan naggagala eh. Sila kayo nakapila, ma'am, sa mga nabibigay ng ayuda. Yeah. Diyan sila nakapila din. Kung hindi po kailangan yung asawa, kasambahay ninyo, yun na lang po ang palabasin po ninyo. Kaya yung mga paalala po na yun sa mga nagbubuntis po dyan or sa mga nagbabalak, dapat ma-i-apply nyo po yun. I think yung mindset po kasi nila na while they are pregnant, they are the first priorities. Which is wrong. Yeah. Priority po nga po kayo. Pero this time, dapat magtago po kayo. Huwag na kayong pumila. Kayo, pero at risk din kayo. Oo, eh. Kasi at risk kayo. Huwag na kayong pumila, lalo na po sa ayuda. I can realize how yung need, pero mayroon po sigurong iba na magpipila para sa inyo. Kasama po yung mga senior citizen. Mm. In fact, meron na nga pong namatay na senior citizen dahil sa pipila po sa ayuda. Kapati sa mga community pantry. Nako. Kaya please lang po. Dalawa kayong pasyente po namin. So, take care of yourself. Alright. May mga tanong pa ba, ma'am? Alright. So, sige. Habang siguro naghihintay tayo ng mga katanungan, ay i-announce po natin ang ating mga winners para po sa ating mga area. Ito po, ma'am. Ito na. Yan! Area, mapapalad na areas na nanalo uli. All right. Sige, simulan natin sa una na lang, no? Una uli. Sige. Unahin natin yung number one. Siyempre, una nga eh. So, okay. So, siyempre, nangunguna po ay walang ibang South Border. Matindi talaga. Kahapon, meron silang 53 viewers kahapon. 53 ang viewers nila kahapon. And then, pumapangalawa ang South Family. Ilan yung South, ma'am? Meron silang 39 viewers. Layo pa din. ito. Ayan. Sabi to, Sir Conrad. Meron silang 33 viewers. 33 na, ma'am? Oo, sino kaya yan? Taan mo. East? Ang East Family. Tala siya. Ang East Family. Nagta-30 na siya.
kahapon. Nagte-33 na siya, ma'am. Yan ang magagana, di ba? At isang susumikap. Oo. Ang Southeast po ay meron 24 kahapon. Southeast family, 24 viewers. And then, ang West Bank, merong 23 Panalo viewers. Silang West Bank, ma'am? Opo, panalo ang West Bank. Panglima? Panglima sila. Ah, ang West Bank ay may 23 viewers. So, yan lamang po yung limang areas na nanalo kahapon. May deres ba, ma'am? May ano? Merong deres yung Antipolo, merong 18. Ang Central, merong 18. And then, ang Southwest, merong 16 viewers. Yun. So, wala yung Central. Ayun, yung Central, pang-anim. Pang-anim, dalawa, no? Sila ng Antipolo. Alright, so... Ang Southeast, wala pa mang Southeast. Ah, meron na Southeast, 24. Congratulations, congratulations po. Congratulations na naman po. At may kita po natin talaga yung mga improvement nung bawat area, di ba? Na talagang lumalaban at gusto nilang makuha yung 500 pag natalo yung ano eh, South Border eh. Nako, at nakakaanuhan na po dito eh, nakakaroon na ng connivance dito eh. No? At gusto talaga nilang talunin, nag-uusap-usap na po ang mga grupo. Para dun sa 500 na yun. For example, yung mga member ng taga-ibang area, sabi doon muna kayo sa ano, mag-hashtag. Nagsiset na sila ng araw, ma'am, kung kailan talaga sila gusto ng manalo. Eh. Matindi itong mga to, matindi. Para lang matalo. Pero hindi, ang maganda po niyan, mas hikayatin niyo po yung mga members po ninyo na manood, no? At alam po naman, kung kaya nga, tulad nga lagi yung sinasabi, kung kaya nga nung number one lagi, eh, kaya rin na yung mga area leaders, di ba? Kung si Ponch, naka, ano nga, 33 na, parang dati, 16, 10. Oo, man. Naglalaro lang yun. Five. Dati hindi pa nakakasali yan, ma'am. Oo. Pero ngayon, 33 na. Mukhang binuhay nito yung mga patay na. Sabi ko nga eh. Narinig ko siya kagabi na nag-Bible study yata siya. Yeah. Talagang ganun na lang yung pakiusap niya sa mga member niya. Na kung pwede lang, iyakan niya. Pero nakakatuwa. Dahil ganun talaga dapat ang leader. Correct. Diba? Tama. Tama po yan. Alright, so again, ay maraming salamat at congratulations sa mga area leaders. Maraming salamat, Doc Eugene, sa inyong pag-i-test. Maraming salamat din po. Ayun, so again, inabot tayo ng ating oras. Kung wala na po kayong katanungan, ay muli, ay bibigyan ko na ng huling pabati aking mga co-host po dito. Oo, binabati ko ulit ang may birthday ngayon, si Princess Pusin at si Maisel. At nawa ay mag-enjoy kayo ng inyong birthday. Yan. At magkita-kita po tayo bukas. Maraming po salamat. Maraming salamat po muli sa inyong panonood sa amin. At binabati ko po ang aking nanay, si Nanay Kapa. Araw-araw siyang nanonood sa ating program. Amen. At kay Papa na rin. Good morning sa inyo at ingat kayong lahat. Thank you, Dr. Eugene. Maraming salamat po. Welcome. Yan. Sige po, Dok. Baka may huling sasabihin ka sa kanila. Palagi po namin ine-emphasize po, pag ikaw ay buntis, be responsible enough kasi hindi lang ikaw ang pasyente. Hindi, in fact, hindi naman po pasyente kasi physiologic po ito na nangyayari sa isang babae. Kung kinukonsider po natin na gift from God ang ating anak, eh dapat nating alagaan ang ating katawan dahil kung ano man ang problema sa katawan ng isang buntis, eh pwedeng makakasama po sa inyong dinadalang baby. Yeah. Yan lamang po. Maraming salamat muli sa inyo pong panunood at sana marami po kayo natutunan at nawa ay patuloy po na nagiging blessing itong programang ito sa inyo. No? We have 121 viewers, nakita ko kanina, 121 viewers at alam po, napakarami po ng mga manunood at naging blessing na naman itong programang ito para po sa inyo. Again, ay patuloy niyo pong suportahan ang mga programa ng church at magkita-kita tayo bukas at huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.